Bakit ito kinakailangan pang atin ding investigahan itong aligasyon labang kay dating chairperson na Andres Bautista matapos po na lumabas na kinasuhan na siya ng bribery at money laundering sa United States na korte? Sapagkat kabayan, nakakabagabag po kasi yung mismong aligasyon doon sa indictment dyan sa Amerika laban po sa aming dating chairman, sapagkat tama po yung na-file sa kanya ay patungkol sa money laundering, sapagkat sabi ng Amerika, yun ang na-violate sa kanya. Mm-hmm. Pero po may mga aligasyon po kasi doon kabayan patungkol sa rigging ng bidding, patungkol sa tax fraud, patungkol sa tinatawag na pagtataas ng presyo ng mga makina na pinaasan daw na $60 per unit. So yan po ay kinakailangan maimbestigahan natin sapagkat hindi po yung jurisdiction ng Amerika para pong ginaguide na nila tayo na ito ang pinanggalingan nung kanilang sinasabi na pondo uno. Pero ang tanong, sino ang responsible talaga dyan? Baka naman nasi single out lang si Chairman Bautista, may mga iba pang involved. Baka meron pa. Noong mga panahon yon, tama po ang kabayan. And alam nyo po, mahigit pong ako mga 700 million yung bigla na lang pong nawalang pera sa Commission on Elections nung panahon na yon. At kinakailang alamin namin bakit nagkaganon, legal ba yung pagkabigay ng pera na yon, at ano ang punot dulo ng lahat ng yan? Opo. Eh, may kaugnayan din niyo sa kasalukuyan sa inyo. Dapat inaakusahan din kayo na tumanggap ng pera eh. Tama po kabayan. At yun naman po, napatunayan naman natin na lahat peke yung mga akusasyon at binibintang sa atin. Ang sa akin nga, gusto kong matingnan. Ano ba ang relasyon? Bakit bigla na lang nagkaroon ng demolition job sa amin na sa panahon na yung pala, meron palang ipafile na kaso laban sa kanila dyan sa Amerika. Oo. Eh, pero ang tanong dyan, eh, bakit hindi naimbestigahan si Bautista nandito? Yun po yung isang bagay din na alamin natin, kabayan, sapagkat medyo old, matagal-tagal na, pero alam niyo po, kahapon, napakuha ko lahat yung mga dokumento at ito ay ating kaagad na binigay doon sa kinreate natin na 11-man panel upang magkaroon ng malalimang investigasyon at alamin sino pa ang talagang dapat na managot sa mga pagkawala ng pera ng sambayanan. Posibilidad din po na yung mga konektado dito sa kaso na ito ni Bautista, ni dating chairperson Bautista, ay maaaring nandiyan pa sa COMELEC at nagtatrabaho kasama nyo. Tama po yan kabayan, yan po yung purpose natin kung bakit tayo nag-create ng isang panel, sapagkat ang sa atin, we will not leave any stone untouched, wala pong sacred cow. Kinakailangan po managot yung dapat managot sapagkat pondo po ng sambayan niya. At kung talaga mang may nawaldas na pera ng sambayan na hindi napunta sa tama base sa umiiral natin mga patakaran. Ay kayo ba ho ay magsosomo na ng mga opisyal o kaya empleyado ng COMELEC? Simula po noong October 2023, kabayan, nagsimula na po yung panel namin na magpatawag ng mga tauhan natin. Pero meron po kasing mga kakulangan sa impormasyon. Uh-huh. Napakaswerte po namin nung makita namin mabasa yung indictment sa Amerika sapagkat napakadetalyado po. Talaga namang kikilabutan ka sa pagkadetalye. Ganun ba? Na pati po exact amount at to the centavos ay naandun po. Pati po yung mismong araw, oras na yun ay sabi na ipadala. So ngayon, yan po ay ganun sa importante sa amin. Tiningnan po namin yung mga vouchers, yung mga dokumento, at yan po ay amin pong iaalalay sa kasalukuyan. Okay. So, meron na ba hong patawag kayo? Meron na tanong na? Meron na po. Kabayan. At sinabi natin na wag sila magtatago, wag nilang itatago. Alam niyo po kung bakit. Sapagkat pag nagkaroon na ng pagdinig sa Amerika at may mga lumabas na pangalan, eh pagkatapos yung mga pangalan, pangalan ang lalabas, oo. Naniniwala po tayo kabayan, yung Amerika, hindi magpa-file, hindi ganun, wala silang ebidensya. Sapagkat maliban sa humingi rin sila sa amin ng ilang dokumento, madami pa silang nakuha ang dokumento sa National Bureau of Investigation at saka sa Office of the Ombudsman. Ayun, so doon din sa atin din galing ang mga ebidensya labang kay Bautista? Tama po kayo kabayan, at pagkatapos lumalabas doon, May conversation sa WhatsApp ay mukhang nakuha po nila. Kaya talagang napaka-detalyado po ng ginawa nilang indictment, kabayan. Okay. So meron pa po tayong mga dokumento o nasa Amerika na rin? Ay, meron pa po tayong mga ibang dokumento. Nakahapon lang din namin na-discovery sapagkat siyempre kinakailang hanapin namin yung detalye ng bawat sinasabi doon sa mismong kaso na na-file sa dati namin chairman. So may mga iba pa kami na-discovery yung dokumento, and therefore yun po yung aalamin namin kung maglilid sa pagpa-file ng tamang kaso sa mga responsible na dating opisyal o opisyal ng COMELEC. Hindi ba ho kumuha ang Amerika ng mga dokumento sa COMELEC? Madami po. Madami po kami naibigay din ng mga dokumento. Okay. At the same time, kabayan,
ilan din pong directors namin, official namin, nung mga nakaraang ilang buwan, ang naipatawag nila, nag-request sila na makausap, makuha na ng tinatawag na deposition sapagkat in-invoke po nila yung Mutual Legal Assistance Treaty. Oo. Kasi yung mga kasama kinasuhalan niya, taga-smartmatic eh. Meron ba hong taga-komali? Yung po kabayan, wala po. Kaya yung po kabayan na medyo gusto natin alamin sapagkat hindi mo naman po makukumit yung tinatawag na rigging ng bidding o yung tinatawag na tax fraud kung yan ay mag-isa ka lamang. So inaalam natin ano ang talagang punot dulo ng mga kasong na-file sapagkat hindi nga po yun yung jurisdiction ng Amerika, hindi po yun yung doon sila nag-concentrate, doon sila nag-concentrate sa money laundering, yung pagpapadala ng mga pondo mula sa isang banko to another banko, mula sa bansa nila papuntang ibang bansa. Okay, maraming salamat po Chairman and good morning. Tumayan! Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan.